hindi sukatan sa buhay kung ano man yung nakamit mo. Kung naging, kung yumaman ka man o naging mahirap ka, kung naging successful ka man o failed ka, hindi doon sinusukat ng Diyos ang pagkatao mo. Si Abraham, tinawag siyang the man of faith dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, sa Diyos Ama. Sa buhay na ito, hindi ka hatulan ng Diyos dahil sa dami ng pera mo. Dahil sa binibigay mo sa Kanya sa offering o kahit ano pa mang dami ng tinatites mo sa Kanya. Kung hindi ka man sumusunod sa Kanya, hindi pa rin siya nalulugod sa iyo. Ang sabi ni Samuel kay Saul, mas mainam ang pagsunod sa Diyos kaysa sa mga offerings. At napakalaki pong katotohanan nun. Sa buhay na ito, kung hindi ka man naging matagumpay o yumaman, o kung nakuha mo man ang yaman sa buong mundo, kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, baliwala din po ang lahat na yan. Obey God. Obedience is a love language of God. The manifestation of faith is obedience. Faithfulness and obedience is equal to righteousness. So doon lang po tayo nagkakaroon ng value sa Diyos. At doon sa Revelation, sabi niya doon sa seven charges niya, meron po doon isang napakayaman. Pero ang sabi ni Lord, mahirap pa rin ang tingin ko sa iyo. Dahil po yun sa obedience. At meron naman po doon isang napakahirap na charge. Ang hirap po nun, pero dahil sa obedience, sabi ni Lord, napakayaman ng tingin ko sa iyo. Lalo na po kung wala tayong pananalig sa Diyos. So kanino tayo mag-obey? At ngayon kung meron ko namang faith sa Diyos, dapat ko pong mag-obey. Kung ang demonyo nga eh, ang pinagkaiba lang po natin sa demonyo, ang demonyo meron din siyang faith, may takot din siya sa Diyos. Ang pinagkaiba lang po natin, hindi siya sumusunod sa Diyos kasi rebellious siya. At kung rebellious ka na ikaw ay tao, demonyo din ang tingin sa iyo ng Diyos. So napakasakit pong katotohanan, pero yun po yung totoo. So hindi naman po ang pagsunod sa Diyos ay hindi naman po overnight lang, at makikita na rin po kagad natin yung resulta ng pag-obey natin. Isa gradually. So kailangan lang po nating sumunod, mahirap man. So dalawa po kasi ang hirap sa mundo eh. Naghihirap ka dahil hindi ka sumusunod sa Diyos, at naghihirap ka dahil sumusunod ka sa Diyos. So mamimili ka doon. Yung result mo after ng pagsunod mo sa Diyos ay makakasama mo naman siya sa kabilang buhay, at yung isang paghihirap mo na hindi ka naman sumusunod sa Diyos, hindi mo siya makakasama sa buhay. So dalawang paghihirap sa mundo eh. So doon ka na mamimili sa ang ending sa napakaganda. Hanggang doon ngayon lang po, at God bless po sa ating lahat. Obey. Napakarami pong sulat sa Bible ng example sa pag-obey sa Diyos. At ang faith po na walang pagsunod sa Diyos, it's a waste. It's a death. So God bless po sa lahat.